Maganda tapagparang araw po sa bawat isa po sa atin. Muli, ito po ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, ang lead pastor ng International Bible Church of Manila. At ngayon pong sandali pong ito ay dadako po tayong muli sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Alright, ito po yung pinakamahalagang bahagi po ng pagsamba po natin sa Panginoon. Sapagkat alam po natin, tuwing nakikinig po tayo ng salita po ng Diyos, ay marami po tayo mga aral na matututunan na magagamit po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Alright, ngayon po sandali pong ito ay dadako na po tayo doon sa huling bahagi po ng message series na binuksan po natin 3 Sundays ago. Again, the message series that we opened 3 Sundays ago is entitled Life's Journey or Our Life's Journey. At ngayon pong sandaling ito ay tatapusin na po natin at dadako na po tayo sa pinaka-conclusion po ng message series na ito. And our topic for this day is entitled He Has Won For Us. He Has Won For Us. So if you have your Bible with you, I would like to request everyone to please open your Bibles with me in the book of 1 Samuel, okay? 1 Samuel chapter 17, reading from verse 45 to verse 47. 1 Samuel chapter 17, reading from verse 45 to verse 47. Babasahin ko po sa inyo, just follow me with your eyes. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dyan ay ito. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, but for the battle is the Lord's. And He will give all of you into our hands." May the Lord be blessed upon the reading of His word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang araw po na ito na ipinagkalubo po, Panginoon, sa amin na kami, Panginoon, ay patuloy na binigyan mo ng pagpapala, ng buhay upang kami, Panginoon, ay huminga at bumangon, Panginoon, sa aming kapahingahan para mapakinggan ang iyong salita, Panginoon, na siyang magpapatatag, Panginoon, sa bawat isang pananampalataya, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon, sa sandali pong ito. Lord, I pray, Panginoon, that your word will bring encouragement, Panginoon, to each and every one of us. Not only encouragement, but Lord, that your word, Lord God, will challenge us, Panginoon, this day. Panginoon, sa sandali pong ito, itago niyo po ko sa iyong likuran, Panginoon. At ang iyong salita, ang malayang maihayag, Panginoon, sa likuran po ng broadcast na ito, Panginoon. Muli, itinatalaga ko po sa inyong pag-aaral ang iyong salita sa pangalan Jesus. Amen at amen. Alright, again, with the story in 1 Samuel chapter 17, verse 45 to verse 47, alam na kabisado ng bawat isa po sa atin itong story na ito. This is the story of a young David and a giant Goliath, okay? At kung makikita po natin, familiar po tayo dito, bigyan lang natin ng konting background, may isang batang David, okay, na humarap sa Philistine army at humarap doon sa higante na ng pangalan ay Goliath, at ito ay kanyang pinatumba sa magitan ng isang bato. But with the story of David and Goliath, okay, marami po sa atin ay napagkakamalian po natin sa istorya ni David and Goliath. We thought, okay, that actually David was actually the hero in this story. But to tell you honestly, in this story of David and Goliath, the hero is not David. The main hero in this story of David and Goliath sa pagkakatalo, okay, kay Goliath is not David alone. But the main hero in this story is God Himself. David is just an instrument of God para po pabagsakin ang malaking higante na nasa harapan nila. And if we will relate it to our life ngayon sandaling ito, maaari iba po sa atin, mga nanonood po ng broadcast na ito at nakikinig ng mensahe na ito, ay meron po tayong kinakaharap na sariling Goliath. Meron po maaari tayong napakalaking higante sa harapan natin. I don't know if that giant in our life would be problems in our life. I don't know if that Goliath in our lives would be challenges in our lives. I don't know if that Goliath in our life would be struggles in our lives.
life? I don't know kung yung malaking giant na yan ay battle sa buhay po natin. Hindi ko po alam. Pero lahat po tayo may kani-kaniyang gulayat o may kani-kaniyang maaaring yumanig sa ating mga pananampalataya. Pero wag po tayo magpapayanig ng pananampalataya. Katulad po ni David, hindi po siya nagpayanig ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Bagkus, lalo siyang kumapit sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon at nakita niya at na-experience niya kung paano maging instrumento, kung paano babagsakin ang higante ng buhay natin na ito. And with the topic na meron tayo, sabi ko sa topic natin, He has won for us. Ibig sabihin, Panginoon ay may kakayanang magwagi para sa atin. Kayang lagpasan ng Panginoon yung mga problema na kinakaharap po natin. Remember the message series na inopen natin last if I'm not mistaken, last 2 months ago, yung Overcome message series, ay nakita po natin dito that God actually overcome the world. Yung problem ng mundong ito, na-overcome na po ito ng Panginoon. Yung pangailangan ng mundo po ito, na-overcome na ng Panginoon. Yung problema sa buhay na ito, yung mga struggles and battles sa buhay ito, na-overcome na po ng Panginoon yan. Even sin, even death was actually overcome by God. Napagwagian at nalagpasan po ng Panginoon yan. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ay makita po natin yung pong bagay na iyon, na iyan, na sa battle ng buhay na ito, sa challenge ng buhay na ito, anuman ang circumstances na pinagdadaanan po natin, tandaan po natin, actually God has won for us. Pinagwagian na po ng Panginoon yan. I don't know, may maaaring iba sa atin, our question would be this, or if I will be throwing questions ngayon sandaling ito, just to give an introduction sa message po na ito, what is the source of your worry? Ano po yung pinagdadaanan o sabihin pinanggagalingan po ng inyong pagkabagabag? Ano po ang pinaka-main source ng ating pong fear? Ano po ang nagiging cause nung pagkatakot, pagkapangamba natin? Okay, maaari iba sa atin natatakot, nangangamba sa panahon na ito dahil sa pandemic ay nangangamba tayo na magkaroon ng karamdaman ngayon sandaling ito. I think everybody is actually afraid of sabihin natin magkasakit. Bakit po? Napakahirap po magkasakit at napakamahal po magkasakit. Hindi lamang po yun. Maaari, may iba nangangamba na baka mawala ng trabaho. Maaari, may mga pangamba na kung anuman. Maaari, may mga nangangamba dahil meron naging kaaway. O may mga nangangamba dahil sa kung anong bagay. O may iba nagwo-worry o nagkakaroon ng takot sapagkat mayroong pangangailangan. At habang lumalapit yung panahon, yung pangangailangan ay pahigpit na pahigpit yung mga pangangailangan natin. We have different source of worry and fear. But the next question would be this, how can you give your worry to God? How can you give your worry or yung fear natin sa Panginoon? Paano po natin ibibigay sa Panginoon to? Paano po natin pagkakatiwala yung takot natin? Paano natin pagkakatiwala sa Panginoon yung mga bagay na nagiging cost ng pangambal po natin sa buhay natin? And we've actually answered that several messages back kung papansinin po natin. Tandaan po natin, with our fear, the only thing that would actually conquer fear would be none other than our faith in God. Sana po magkaroon tayo ng pananampalataya, maging hamon yung mensahe po ngayon sandaling ito, na tayo po ay patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya sa Panginoon sa kabila po na mayroon tayong kinakaharap na malaking higante sa buhay natin. Even our nation, even the whole world is actually facing this big giant ng mundong ito. Ito wala pong iba kundi ang pandemic. Maaari, the biggest giant na meron tayo ngayon, wala pong iba kundi yung COVID-19. Alright? But again, God has overcome the world and the Lord has won that over. Bago pa po dumating ang COVID, bago po dumating karamdaman na yan, ano man po yung karamdaman na darating pa, okay, napagwagian na po ng Panginoon yan. At subo na tanong po pwede ko ibigay sa inyo is that, what would it be like to be confident in God? Sa mga mananampalataya po, sabi po natin nagtitiwala tayo na nanampalataya sa Panginoon. What would it be like to be confident in God? What would be like na tayo ay maging, sabihin, tiwala sa Panginoon? Or the question would be, tayo po ba bilang mga mananampalataya at sinasabi natin mananampalataya ay talaga po ba nagtitiwala sa Panginoon? Talaga po ba kumakapit tayo sa mga pangako ng Panginoon? O sa kabila po nito ay meron po tayong pagdududa? O nawawala po yung confidence natin sa Panginoon because of our worries and fear? Alright, hindi lang po yun. What experience would it be? If we will experience po yung pong sinabi natin na in this life's journey, we become victorious because we are in the presence of Christ.
Okay? Yung pong makakalagpas tayo sa problema ng buhay na ito, makakalagpas natin yung struggle ng buhay na pinagdadaanan natin kasi alam po natin, kasama natin Panginoon. Ano po kayang galak na ma-experience ng puso po natin, ng buhay natin sa mga tao nagkaroon ng problema o malaking problema after you've overcome that problem at alam mo na sinamahan ka ng Panginoon during the time of problem. Ano kaya yung experience mo? Ano yung naramdaman mo? Anong tuwa, anong galak sa puso mo o sa buhay mo ang iyong naranasan nung na-experience mo na naging victorious ka sa buhay na ito dahil alam mo, kasama mo at kapiling mo ang Panginoon. The question is this, will you walk with God? Okay? With all our experiences in life, with all our experiences in God, will we walk with God? Will we be confident enough to walk with God? Tandaan po natin, in this message series, in our life's journey message series, meron po tayong tatlong bagay na pinag-usapan. Tatlong bagay na mabilis ko lang dadaanan ng konti. No? Unang natutunan natin, in our life's journey, the promise of the Lord is, God is for us. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang kasangga natin, ang Panginoon, ang kakampi natin, kaya naunawaan natin in that message series that God is our fighter in every battles of our life. He actually fight for us because the battle is not against flesh and blood. It is against the spirit. So the battle was actually won by God. Kasama natin ang Panginoon. God is for us. He is not only our fighter, He is also our defender. Kapag ka may umaapi sa atin, nagpe-persecute sa atin ng mga anak ng Diyos, tayo po ay pinagtatanggol ng Panginoon. Hindi lang po yun. We don't need to avenge ourselves kapag kami mga taong gumagawa sa atin ng masama because God is our avenger. Kaya po sabi ng Bible, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, sabi po niya, vengeance not yours, it's mine, sabi ng Panginoon. O nakita po natin, God is for us, kasama natin ng Panginoon, kakampi natin ng Panginoon. Hindi lamang po yun, God is actually with us. Ibig sabihin, sinasamahan tayo ng Panginoon. In this life's journey, we need a plan. In this life's journey, we need a map. In this life's journey, we have a lot of struggles na ma-encounter. Marami tayong mga bagay na may experience sa buhay na ito na we are unfamiliar of. But God is actually with us. Ibig sabihin, kasama po natin ang Panginoon. Sa hirap, kasama po natin ang Panginoon. Sa ginhawa, kasama po natin ang Panginoon. Natutulog man po tayo, kasama natin ang Panginoon. Gising man tayo, kasama natin ang Panginoon. Kumakain man tayo, kasama natin ang Panginoon. Nagtatrabaho man tayo, kasama natin ang Panginoon. Nag-aaral man po tayo, kasama natin ang Panginoon. God is actually with us. Every step of the way, kasama po natin ang Panginoon. Di lamang po iyon. Sabi po natin, our life is a life's journey. Okay? At dahil ito ay isang journey, sa journey, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng mapa, kailangan natin ng compass. To sum it up, kailangan po natin ng gabay. Bakit? Hindi po tayo expert ng buhay na ito. And the main expert of this life is none other than the one who actually gave us life. And that is none other than God Himself. So God is our guide. Knowing that God is for us, knowing that God is with us, knowing that in this life's journey that we do have and we are in, ngayon sandaling ito, God is our guide. Will you be confident enough to walk with God? Tayo po ba ay mag-aalinlangan pa na lumakad sa presensya ng Panginoon? Nakita na po natin yung kahalagahan o nakita na po natin yung benefits kapag ka po tayo ay kasama po natin ang Panginoon sa buhay po na ito. Ang tanong ay, tayo ba ay mag-atubilipan na tayo ay magpasama sa Panginoon? Tayo po ba sa mga mananampalataya ay magkakaroon pa ng time kung alam natin sa kahit anong problema pinagdadaanan natin? May persecution ka man, God is for you or for us. Kapag ka ikaw ay may nasa hirap ng buhay ngayon, God is with you. If you are actually in this life's journey and you don't know what to do, God is actually your guide. Ikaw bilang tayo po bilang mananampalataya, mag-iisipan po ba tayong tumalikod sa Panginoon? Pag-iisipan pa po ba natin talikuran ang Panginoon sa kabila na kasama natin ang Panginoon, sinasamahan tayo ng Panginoon at ginagabayan tayo ng Panginoon? Tatalikuran pa po ba natin siya? Wouldn't be unfair for us ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng kakayanan, nagbigay sa atin ng abilidad in this life, kahit na may problema tayong pinagdadaanan o maaaring may kinatisuran tayo sa buhay na ito. Okay?
Pero sinamahan ka ng Panginoon. Eh, hindi ka lang sinamahan ng Panginoon, kundi ikaw ay pinagtanggol ng Panginoon. At ikaw ay kinakampihan ng Panginoon. O ikaw ay tinuturuan ng Panginoon in every step of the way sa life's journey na ito. At hindi na ginagabayan ka ng Panginoon. Why is it that you are turning your back to God? Di ba? Bakit tayo tatalikod sa Panginoon? There is no need for us to turn our back to God. Bakit? Huwag po natin hayaan ang Panginoon humabol sa atin. Tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga pinagpalang anak ng Diyos, ang dapat pong humahabol sa Panginoon. Hindi po dapat ang Panginoon ang humahabol po sa atin. Bakit? Hindi po tayo kailangan ng Panginoon, pero tayong mga tao, tayong mga mananampalataya, kailangan po natin ng Panginoon. We need to walk in God's presence. We need to walk in the will of God because His plan is always perfect. His will always be perfect to each and every one of us. Okay? At sa sandali pong ito, maaaring ibang mga nanonood ng broadcast sa ito na sinasabi natin wala pa tayong personal relasyon sa Panginoon. Maybe this is our time to accept the Lord Jesus Christ as our own personal Lord and Savior. Ngayon, dumako po tayo sa pinag-aaralan natin kanina. Sinabi natin, in this life's journey, God actually won for us. Pinagwagian na po ng Panginoon lahat ng life's battle sa mundong ito. Tama po yun. At nakita rin po natin ito sa tagpo ni Nungyang David, okay? Na siya ay nagwagi sa battle niya regarding this big giant o yung gigante na si Goliath sa magitan ng biyaya ng Panginoon at gabay ng Panginoon sa kanya. Mayroon po tayong tatlong bagay na pag-aaralan, pag-uusapan po sa pagkakataon po ito. Sa story po ni David and Goliath, in the battles of life, in David and Goliath, mayroon po tayong tatlong bagay na aral na matututunan. Tatlong punto lamang po ang pag-aaralan, pag-uusapan po natin ngayon pong sandaling ito na matututunan po natin sa pagkakataon na ito, that as we understand, okay, that God has actually won all the battles in our life. Unang bagay na makikita po natin is this. We need to be a child of Christ. Okay? Sa buhay na ito, in this life's battle, as we actually won, or God has actually won the battle for us, tandaan po natin that we need to be a child of Christ. Ano po ang sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 45? Ang sabi po dyan, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Sa pagkakataon pong ito, makikita po natin kung ano po yung pinaghugutan nung batang David, kung bakit po siya sumabak sa gera sa pagkakataon ito. Makikita po natin, sa tagpo po na ito, nakita po dito ni David, nung batang David, na yung mga Israelites' army was not actually stood still, okay? Hindi po sila lumalaban doon sa mga Philistines at doon sa kay Goliath. Habang si Goliath ay kinukutya yung mga Israelita, habang yung mga Philistine ay minamak yung Panginoon o inaalipusta ang Panginoon at ang mga anak ng Diyos, ay hindi po sila lumalaban. Even yung hari during this time ay takot pong lumaban. Pero kapansin-pansin po yung pong kakaibang tapang na ipinakita po nung batang David. Ano po yung pinaghugutan? Bakit po ganong katapang yung batang David? Sa kabila ng pagsabak niya sa gerang ito, ang sabi pa nung hari sa kanya, bibigyan kita ng shield, bibigyan kita ng sword, bibigyan kita ng armor. Pero itong mga bagay na ito na po pwedeng gamitin ni David para kalabanin ang higanting si Goliath, ay tinanggihan po niya. Anong pinaghugutan niya po dito? Eh, ang pinaghugutan po niya ng lakas ay wala pong iba kung hindi yung pagkakakilala niya sa sarili niya. His identity in Christ and his identity in God. Nakita po niya na siya ay anak ng Diyos. Naintindihan po niya that Israel as a nation is actually the chosen generation of God. Israel and him being David is actually a child of God. Bilang anak po ng Diyos ay naunawaan niya na hindi pababayaan ng Panginoon ang sino mang anak niya. Katulad nga po ng pinag-usapan at pinag-aralan natin, being a child of God, God is actually for us. God is our fighter. God is our defender. God is our avenger. Hindi lang po yun. Naunawaan din ni David that God is actually with him. Okay? In his life's battle, alam niya na kasama niya ang Panginoon at gagabayan siya ng Panginoon. Kaya po natalo po ni Goliath, okay, yung natalo ni David, yung Goliath ng buhay niya at Goliath ng mga Israelites is because of
God na sa buhay niya ay sumama, naging fighter niya, naging defender niya, at naging avenger ni David. Kaya po sa pagkakataon pong ito, sa mga nakikinig po ng broadcast po na ito, mahalaga po na maintindihan natin, okay, na lahat po tayo mga nilalang ay may kani-kaniyang giant sa buhay natin. May kani-kaniya po tayong kinakatakutan. May kani-kaniya po tayong source na bumabagabag sa atin. May kani-kaniya tayong problema. May iba-iba po tayong pinanggagalingan ng worry at takot po natin. May kani-kaniyang malaking higante po tayo sa harapan natin na maaaring yumayanig sa ating pananampalataya. But we need to understand that we need to be a child of God, or we need to be a child of Christ for us to overcome and to won the battle against this giant in our life. Makita po natin po yun sa buhay po natin, na sa buhay po na ito, in our life's journey, tandaan po natin, kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin ang Panginoon tanggapin sa buhay po natin bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. For us to be identified in Christ, for us to be identified as a child of God, mahalaga po iyon. At maintindihan po natin, in this life's journey, religion is not important. What is important in winning the battle in this life is not religion. The important thing in winning the battle is our personal relationship with Christ or with God. Kaya sa sandaling ito, ikaw man ay nakikinig sa broadcast na ito, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Maaaring wala ka pang personal relasyon sa Panginoon. Para ma-overcome mo yung battle ng buhay mo, kailangan mo ang Panginoon tanggapin sa buhay o binasariling tagapagligtas ng iyong buhay. O maaaring ikaw ay matagal lang mananampalataya, pero nagkaroon ka ng pagkakataon na ikaw ay tumalikod sa Panginoon. I would tell you have to face your battle. You have to face the giant in your life. And for you to overcome that, because God has won the battle for us already, tandaan mo, kailangan mong manumbalik sa Panginoon. Kailangan bumalik sa Panginoon bilang anak niya na nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. We need to be a child of Christ for us to won this battle. Because the battle is not against flesh and blood. The hero in this battle is not David. David is just the instrument in this battle para mapakita ng Panginoon kung gaano kalakas at kung gaano siya makapangyarihan sa buhay po natin. Hindi lamang po we need to be a child of Christ, but we need to be confident in Christ. Ano pong ibig sabihin ito? In verse 46 to 47 of 1 Samuel chapter 17, ito po ang sinabi. Sabi dito ni David, David said to the Philistines, sabi ito sa verse 46, sabi ito, "This day, the Lord deliver you into my hands, or the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Ano po ang makikita po natin dito? Makikita po natin dito that as Christians, as a child of God and as children of God, we are identified in Christ. Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga mananampalataya, tayo mga tagasunod ng Panginoon. We need to be confident in Christ. Makita po natin kung paano po naging confident si David sa pagkakataon po nito. Nakita po niya yung giant, 'di ba? Ang sabi niya doon sa giant ay ganito, "Ngayong araw na ito, puputulin ko ang ulo mo. Tatalunin kita." Okay? Parang sinabi niya dito, "Tatalunin kita, puputulin ko ang ulo mo at ihahatid ko yung iyong katawan yun sa Philistine army at ipapakain ko sa wild animals at sa mga sa mundo to, at ipakikita ko sa buong mundo that merong Diyos ang buong Israel." Bakit po? Bakit ganun ka-confident? Bakit po ganun ang confidence si David sa pagkakataon po na ito? Makikita po natin yung pinaghugutan niya ng lakas ng loob. Alam niya at tiwala siya. 100% alam niya na itong umaalipusta sa Diyos at sa mga anak ng Diyos ay kayang patumbahin ng Panginoon. Ano po makikita po natin dito? Tatlong karakter na makikita po natin kay David. Makikita po natin kay David that he is actually reliant to God.
Ibig sabihin, si David ay dependent sa Panginoon. Hindi po yung sinabi na ngayon sandaling ito, ikaw patutumbahin ko dahil malakas ako. Hindi po sinabi, okay, ni David na patutumbahin niya yung gulayat ng buhay niya, gulayat na humaharap at umalis po sa mga Israelita at umalis po sa mga anak ng Diyos at sa Diyos mismo na merong Diyos ang Israel. He is actually showing the Philistine or this Philistine that he is actually reliant on God. In every battles in our life, in every giant that we face in our life, we need to be reliant or we need to be dependent in God. Ibig sabihin, kapag may malaking pinagdadaanan ka, may malaking higante ka sa buhay mo, huwag kang tumakbo kung kani-kanino. Manindigan ka at sumandig ka sa Panginoon. Maging dependent ka. Alam mo, hindi mo kakayanin ang buhay na ito kung wala ang biyaya at gabay ng Panginoon. It is not only, kaya confident si David sa Panginoon, hindi lamang dahil sa reliance siya sa Panginoon o dependence sa Panginoon. He is actually assured by God. Diba? Alam niya na sa kabila na malaki tong higante na ito, maliit lang siya, alam niya na mas makapangyarihan ang Panginoon sa gulayat na ito. Sa problema ng buhay natin, kailangan maintindihan natin at magkaroon tayo ng katulad ng karakter ni David at yung assurance ni David sa Panginoon na alam niya na kayang patumbahin ng Panginoon anumang malaking problema ang meron ka. Hindi lamang po nakita ni David na siya ay assured sa Panginoon. He is actually secured by God. Alam niya na patutumbahin ng Panginoon ito dahil mas makapangyarihan ang Panginoon sa kung anumang higante ang nasa kanyang harapan. Anumang problema nasa harapan mo, mas malaki ang Panginoon sa problema ang kinakaharap natin. Kung meron ka malaking pangangailangan ngayon and you think it is impossible for you to achieve yung pangangailangan na yan, you need to be assured and you need to be secured by God because kayang patumbahin ng Panginoon yaang higante ng buhay mo at kaya mong patumbahin yan because the battle was won by God for each and every one of us. Hindi lamang po iyon. Hindi lamang po we need to be a child of Christ. We need to be confident in Christ. Panghuli po, we are to be champion. Okay, we are to be champion in Christ. Ano po ibig sabihin to? In verse 50 ng 1 Samuel chapter 17, ito pong sinabi, "So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone, without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him." Ano pong nakita dito? Because God has won the battle in our life. We, as Christians, we are called winners. Hindi lamang po tayo winners. We are called victorious Christians. Hindi lamang po tayo ginawang victorious, but we are conquerors of Christ. Tandaan po natin, tayo ay kayang magwagi sapagkat napagwagian na po ng Panginoon lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kung tingin natin, we are living in defeat sa buhay natin. We are living in a defeated life. We feel like we're down, wala tayong kasama, wala tayong kakampi, you're wrong. You are victorious because God is with us. Kung ikaw o ako ay anak ng Diyos, ang Panginoon ay kasama natin. At dahil kasama po natin ang Panginoon, we can be conquerors of this world. Katulad po nung ginawa ni Haring David, nakita niya na kayang i-conquer ng Panginoon at kaya niyang ma-conquer yung malaking higante ng buhay na nasa harapan niya sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. We are to be champion in Christ. Tatlong bagay na kailangan natin. We are to be children. We need to be children of Christ. Not only that, we need to be confident in Christ. At ang panghuli po, we are to be champion in Christ. And as I conclude the message ngayon sandali pong ito, gusto ko pong bitawan po sa inyo isang verse. Okay? Kanina, ang tanong natin ay ito. Knowing in this life's journey, in this message series, naunawaan po natin that God is actually for us. Kasama natin ng Panginoon, kasangga natin ng Panginoon, kakampi natin ng Panginoon. Hindi lamang po yun, naunawaan natin that God is actually with us. Kasama po natin ng Panginoon in this life journey. Hindi lamang po rin yun, nakita rin po natin that God is our guide in our life's journey. The question is, are you willing to walk with God? Are we willing to walk in the presence of God? Sana po, itong verse ng Micah chapter 6 verse 8, maging ganito po tayo. Sabi dito, Micah 6:8, "He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Katulad po nung sinabi nung sa book ni Micah, sabi po dito, pinakita na ng Panginoon sa ating mga mortal yung kapangyarihan ng Panginoon.
The challenge of the Lord, ngayon sandaling ito, is for us to walk with God. To walk in the presence of God. The challenge of the Lord, ngayon sandaling ito, is for us to have faith in God. Magtiwala sa Panginoon. Hindi lang po magtiwala sa Panginoon, kundi manampalataya sa Panginoon. We need in this life's journey, we cannot surpass this life, we cannot won the battles in this life journey by ourselves alone. David knew he will not win the he wouldn't win the battle against this Philistine if not for God, who actually won the battle for him. Kaya po ang sabi ng Panginoon, walk with God. Lumakad tayo sa piling ng Panginoon. Huwag nating isasantabi yung pananalangin natin. Huwag po natin sasantabi yung anong po magpapatibay ng pananampalataya po natin. Huwag po natin sasantabi yung pagdi-devotion po natin. Huwag po natin sasantabi that we are to be a pleasing sacrifice to the Lord. And we need to walk humbly before God. And everything that we do should glorify the Father which is in heaven. And we are created being to actually give to actually please the Lord who actually created us and who actually gave us the gift of life. Sana po maging hamon po sa atin. And I would end with these two quotes. Sana po maging hamon po sa atin. Sabi po ni Henry Ford, okay, one of the famous quote na binitawan po ni Henry Ford, sabi po dito, those who walk with God always reach their destination. Napakaganda po, no? Those who walk with God always reach their destination. Sa lahat po na lumalakad kasama ang Panginoon, ay siguradong makakarating sa kanyang dapat patunguhan. Hindi lang po yun. One of the famous quote that was delivered by a famous na theologian, one of my favorite theologian, Dwight L. Moody, ang sabi po niya is this, if I walk with the world, I can't walk with God. Sana po, maging challenge sa ating mga mananampalataya po ito, no? Okay? Sabi po na Dwight L. Moody, kapag nabubuhay tayo na maligaya sa mundong ito, sa kamunduhan, lumalakad tayo sa kamunduhan, okay, mas nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na makamundo kaysa sa Panginoon. Sabi dito, God cannot walk with us. Hindi tayo makapiling ang Panginoon. Total, napag-usapan yung walk. Let me end with this illustration. Meron po akong relo dito, okay? Ito pong relo kong ito ay smart watch, okay? Ito po ay isang smart watch. Binili ko po ito for some health reasons, okay? One of the health reason ay namo-monitor ko po yung heart rate, namo-monitor ko po yung heartbeat ko, namo-monitor ko po sa smartwatch na ito yung aking pong sabihin din, meron din po sa oximeter, ibig sabihin na ito po ay nakapag measure din ng oxygen sa aking katawan. So sa panahon ngayon, mahalaga po ito. Pero you know what? Meron pa pong isang magandang sabihin ko pong feature itong smartwatch na ito. Alam niyo po kung ano yun? Itong smartwatch po ito, pag suot ko po ito, ay nami-measure po niya kung gaano kadami ang nilakad ko sa isang araw. Hanggat hindi ko po hinuhubad ito, nami-measure niya po yung lakad ko sa buong araw. My question is this. If we will be having this smartwatch, sabihin na po natin, if this smartwatch, okay, can actually measure our walk with God, ano po kaya ang number ng steps ang makikita nito na nilalakad natin kasama ang Panginoon? O baka po ang mame-measure nito ay mas marami pa yung lakad natin na nagko-compromise sa mundong ito rather than walking in the will of God. Sana po, as the Lord will evaluate our lives, pag titingnan po tayo ng Panginoon, ay makita po ng Panginoon na tayo po ay nagiging kaluguran sa Kanya because we are walking in the presence of God. Sana po, naging hamon po sa atin. Tandaan natin, we may face different battles. We may face different giants in our life, just like David. Pero katulad ni David, naunawaan niya na anak siya ng Diyos. Naunawaan niya na kailangan niya maging confident sa Panginoon. At naunawaan niya na magiging champion siya, magiging winner, victorious siya, at conqueror siya kapag kakapiling niya ang Panginoon. Ganun din po tayo mga mananampalataya. So, kailangan po natin ng Panginoon, and we need sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, we need to walk humbly before the presence of God. We need to obey whatever God commanded us to do. Sana po, naging blessing po sa atin yung message series po na ating pinag-usapan, pinag-aralan. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang message series na ito na binuksan mo, Panginoon, sa amin, na amin natutunan that in our life's journey,
that you are actually for us, Panginoon. Sinasamahan mo kami, kinakampihan mo po, Panginoon, kami. Kung may mga persecutions man po kami, Panginoon, kinakampihan niyo po, Panginoon, kami, pinagtatanggol, Panginoon. You fight for us, even in the battles of our lives, even in our challenges and struggles, Panginoon. Kayo po, Panginoon, tatanggol po, Panginoon, sa amin. Even, Panginoon, sa mga pangilang problema namin, Panginoon, at sa mga panahon na kami ay umiiyak, tumatangis sila sa problema, alam po, Panginoon, that you are with us, Panginoon. In sickness and in health, Panginoon, kasi sinasamahan niyo po, Panginoon, kami, Panginoon. For richer or for poorer, Panginoon, sinasamahan niyo po, Panginoon. At hindi lamang po, Panginoon, ginagabayan niyo po, Panginoon, kami. At lalo tigit, Panginoon, we may have different Goliaths in our life. We may have different battles in our life, but we thank you, Lord God, because you have won the battle for each and every one of us. Lord, we pray that sa bawat isang nakikinig ng broadcast na ito, maaaring may mga nakikinig sa broadcast na ito, Panginoon, di pa mga mananampalataya, kayo po, Panginoon, kumausap sa kanila, katagpoy niyo po, Panginoon, sila, dakilang Diyos, na magdesisyon po, Panginoon, yung mga nakikinig, Panginoon, to, wala pa po personal relasyon sa iyo, na kailangan ka po nila, Panginoon, kailangan ka po namin sa aming buhay. Ganin po, Panginoon, maaaring may nakikinig ng mensahe na ito, na may pagkakataon sa buhay niya, Panginoon, tumalikod siya, Panginoon, sa iyo. Tinalikuran ka, Panginoon, dahil po, Panginoon, sa mga pinagdaanan niya, Panginoon, ipakita niyo po, Panginoon, sa kanya na ikaw ay tapat na Diyos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, makapangyarihan Diyos na nagtatanggol, Panginoon, sa iyong mga anak. Ikaw ang matapat na Diyos na gumagabay sa iyong mga anak, Panginoon. And with that, Panginoon, we thank you, Lord God, for the blessing of your word, Panginoon, sa sandaling ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Thank you.